Hey guys, it's me again, Melissa, and welcome back to our YouTube channel. For today's video, I'll be sharing with you my 1 year journey of breastfeeding, the experience, the advantages and disadvantages na I myself experienced during that journey. So if you're interested in this video, then just keep on watching. Before I start, disclaimer lang po na I'm not against those mothers na hindi nagpa-breastfeed. I understand that. And nanggaling din ako sa situation na yan na hindi ako nagpa-breastfeed. So, I fully understand your situation po. And sa mga mommies naman na talagang nagpa-breastfeed sa nanay niya, salamat po ako sa inyo. So, bago po lahat, let me give you a little throwback dun sa first pregnancy ko na hindi ako nagpa-breastfeed because siguro as a first time mom, hindi ako masyadong mulat sa mga benefits ng breastfeeding sa ating baby, and siguro natakot din ako sa magiging kalalabasan ng, alam niyo na sabi nila nakakapangit daw yun, ay nakakasag ng boobs. So hindi talaga ako nagpa-breastfeed, but yun nga, thankful ako na hindi ako nagpa-breastfeed during that time kasi na-experience ko yung mga hirap pag magpapa-bottle feed ka ng bata. Kasi sa experience ko, in the middle of the night, babangon ka twice or thrice para lang magtimpla ng gatas, and antok na antok ka, puyat ka pa, and then kinabukasan agang gigising anak mo. So ang hirap niyang gawin, and then lilinisin mo pa pang naubusan siya ng bote. Sa gitna ng gabi, natutulog na lahat, naglilinis ka pa ng bote. So, napakahirap niya. And then, yung pag-aalis kayo, dala-dala mo pa lahat. Dala-dala mo yung bote, dala-dala mo yung paglinis, dala-dala mo yung gatas, tubig, ayun, pati pang sterilize. So, ang dami-dami yung bit-bit, ang dami-dami mong pine-prepare. So, parang pag nasa bakasyon kayo, hindi ka na nag-enjoy kasi yun na lang yung inaasikaso mo, yung pagtitimpla ng gatas, paglilinis ng bote, pag-sterilize ng mga bote. Fast forward, itong pregnancy ko, sa second pregnancy ko, decided na tayo na mag-breastfeeding, and kaya nga rin ako bumili ng mga bottles pang pump para sana mag-pump na lang ako. Pero as usual, hindi ko siya nagamit kasi sinusukat pala dapat yung pump, na sayang lang kasi sobrang sakit niyang gamitin. Ayaw na rin dumedi ni baby sa bote, so nag-direct clutch na lang kami, at mas maganda pa yung kasi yung banding namin mag-ina, yung banding yung mag-ina is naging okay, mas okay compared dun sa nagba-battle feed siya kasi hindi siya naka-direct clutch siya yun. So pagkapanganak ko pa lang, kasi normal delivery, pwedeng-pwede mo na agad i-direct latch si baby. But then, wala pa akong gatas. So, during the first week, nag-mix feed kami. Kasi feeling ko walang nasisitip si baby, and parang gutom na siya. So, mali pala ako that time. Kasi kung ano lang yung kailangan ng bata, yun lang din yung sinusupply ng body mo. Meron pa rin siyang nasisitip kahit paano, na yun lang talaga yung kaya ng katawan natin. But during the first week lang naman ako nag-mix feed. After that, bonggang-bongga na yung gatas ko. As in, sumisirit na siya. And then, nag-exclusively breastfeeding na lang ako. Sa una talaga, guys, mapapasuko ka, mapapaayaw ka na niya. Kasi sobrang sakit. Yung feeling na sobrang sakit na, may sugat na, kailangan mo pa rin ipadedicate kay baby kasi magugutom siya. Titiisin mo talaga yung sakit. Tipong napapaiyak ka na kasi yung pain, masakit habang sinisipsip niya. Pero during the first month lang yon. First month lang ng pagbe-breastfeed mo mararamdaman yon. After that, wala na. Dire-diretso na. Wala ka ng pain.
ang susunod na lang na pain na mararamdaman mo is yung pag nagtitith na siya, tinutubuan na siya ng ngipin, which is 6 months after. Pero thankful ako sa baby ko kasi hindi siya nangagat. Hindi siya nangagat ng nipple. Kaya until now, talagang wala pa rin problema sa pag-breastfeed ko. Okay na okay kami sa pang-struggle sa pag-breastfeed. Pag newborn si baby, kailangan naka-position siya, naka-ganyan. Naka-ganyan siya. Kasi hindi pwedeng nakapantay lang yung kanyang ulo or naka-side-lying kayo, nakahiga kayo sa bed. Mapunta sa lungs niya yung milk. So, delikado yon. Pag napunta sa lungs ng bata yung milk. So, dapat naka- perfect position kayo, pero ano lang naman yon, during the, I think hanggang 6 months, kailangan naka-position, pero after that, kahit naka-side-lying position lang kayo, and then nakaunan siya sa kamay mo, okay na yon, makakatulog na si baby, and sobrang dali na lang ng magiging experience nyo after that. So, ayun yung mga naranasan ko sa pagpapabreastfeed. So, sa 1 year nga na pagpapabreastfeed ko sa aking baby, naisip ko yung mga advantages and disadvantages na na-experience ko during that time. So, sinulat ko siya dito para wala akong makalimutan. Let's go first sa mga disadvantages. First is yun nga, painful siya, talagang masakit. Sobrang sakit, nagsusugat na siya, kailangan mo pa rin ipadede. Wala kang choice kung talagang gusto mong pa-breastfeed. Second, araw-araw ko yung magkabuntot ni baby, araw-araw ko yung magkasama, hindi pwedeng umalis ka nang hindi siya kasama kasi baka magutom, paano siya didede? Lalo na kung ayaw niya dumede sa bote, so wala kang choice, talagang kabuntot mo siya or else huwag ka nalang umalis ng bahay para hindi mo na maisama si baby, kayong dalawa na lang sa bahay, magkasama na kayo agad-agad. And then, third, nakakasag nga siya ng breast, guys. Kasi yung isa kong parang na-experience sa ngayon kasi kumakain na si baby, nag-introduction of solid food na kami, and then madalang na lang siya magdumede sa akin. So, parang bumabagsak nga siya, bumabagsak yung boobs. And then fourth, hindi mo alam kung gaano karami yung nadidede ng anak mo, wala kang control. Di gaya na nasa bote siya, 4 ml, 2 ml, alam mo kung gaano karami nadidede ng bata. So, yun, mahirap ding tansyahin talaga pag dumidede sa'yo yung bata. So, yun na yung mga disadvantages na talaga namang na-experience ko. Tayo sa advantages. Advantages na nilista ko, I have 6 advantages na talaga namang napatunayan ko. Kasi, ayun na nga, 1 year na kami nagbe-breastfeeding ni baby. So, number 1, healthy. Healthy ang breast milk. Unang-una kasi meron siyang antibodies na nakakapagpa-boost din ng immune system ng bata. So, iwas sakit, iwas infection. At isa pa, wala kang magiging problema sa allergic reaction kasi breast milk sa'yo na mismo nang galing, sa tao mismo nang galing. Unlike sa formula milk na meron ibang bata kasi na allergic sa lactose. So, kailangan mo pang bilhin yung lactose-free na formula milk which is mas mahal siya compared sa regular milk lang. And then second, budget friendly. Wala kang magiging problema sa pagbili ng gatas weekly or monthly kasi sa'yo na mismo yung manggagaling yung panggatas ng anak mo. Yung budget mo, imbis na sa milk mapunta, sa ibang bagay na lang pupunta like food or save mo na lang or sa diapers ni baby. Third, family planning. Yun yung lactational amenorrhea method wherein pag exclusively breastfeeding ka for 6 months, pwede mo siyang gamitin family planning ng inyong mag-asawa. In my experience, 8 months after manganak, saka lang ako nagka-menstruation, so I think dun papasok yung family planning kasi hindi ka nagkakaroon, so wala kang fertility days, wala kang ovulation na nagaganap sa katawan mo. Fourth, yun nga, yun sinasabi ko, less stress, less pagod, hindi ka may stress na maghuhugas ka ng bote, hindi ka mapupuyat, hindi ka magtitinta ng gatas in the middle of the night, and then pag aalis kayo, hindi madami bit-bit mo, kahit damit lang or damit or diaper lang ni baby ang bit-bit mo, wala ka nang dalang iba pang bag, kahit the sariling bag mo na lang na medyo malaki, sakto na, pwede mo na dalhin yun. Then fourth,
yung bonding namin mag-ina talaga namang bonggang-bongga, and masasabi kong doon nagiging sweet yung bata. Talagang everyday kailangan makita ka niya kasi namimiss ka niya, kailangan niyang yumakap. Feeling ko ganun, kahit bata pa lang yung baby ko, nararamdaman ko na yon kasi ayun, sobrang sweet niya kapag bagong gising, yayakap siya or hihiga siya dito. And then last but not the least is nalelesen yung probability of SIDS. What is SIDS? Sudden Infant Death Syndrome, na kung saan yung bata is pag nakita ng nanay wala na siyang buhay, na wala namang dahilan, hindi niya rin alam ang dahilan kung bakit nagkaganon. So pagka breastfeeding kayo, since katabi mo yung anak mo, makikita mo siya lagi kung ano yung mga ganap niya sa gabi habang natutulog siya, lagi mo siyang makikita. So maliles yung probability of SIDS. So that's all guys, yun yung mga advantages and disadvantages na nalilista ko, na na-experience ko talaga. Ang maipapayo ko lang sa mga nanay na napanghihinaan na loob sa breastfeeding, huwag po kayong panghinaan na loob kasi talagang may experience nyo lahat yan. Yung feeling nyo wala kayong gatas, walang nadedede yung anak nyo. Meron yan. Meron, magkakaroon at magkakaroon yan. Huwag nyo lang talagang isipin kasi yung brain natin, kapag ganun yung iniisip natin, mas ganun talaga yung nangyayari. Ang isipin natin, meron tayong gatas, malakas yung gatas natin, at syempre, kailangan meron din tayong ini-intake na pangparami ng gatas like malunggay capsule or talagang malunggay soup, ganyan. Lalo ngayon, marami nang nabibili na pampaboost ng breast milk supply. So yun, mag-take din tayo no. Kapag talagang hindi nyo matiis yung pain, pwede nyo naman siyang pahira ng mga ointment or cream na pang nipple. Like yung pinakita ko dun sa that last video ko na mga gamit ng baby na dapat meron ka, na dapat mong bilhin. Ayun, pinakita ko dun yung organic nipple cream, which is talaga nakatulong sa akin kapag nakaka-experience ako ng pain. Very safe siyang ma-intake ni baby, so kaya kasi organic siya. And then dun sa mga nanay na hindi talaga kaya magpa-breastfeeding due to medical reasons or any other reasons, okay lang po yan. Lahat ng nanay na experience yan. So thank you guys for watching, and if you like this video, give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, click the subscribe button and the tiny bell para ma-update ka kung meron kaming bagong upload na video. So thank you guys, and see you on the next video. Bye bye.